Okay. So once again, good afternoon. Sa mga kasama natin sa Accelerate, no, you can if you can possibly turn your cameras on, okay? Ayan, no. So once again, good afternoon sa lahat, no. In behalf of the Accelerate team, we would like to thank you for joining us for this afternoon's free orientation seminar for the batch February 2024. No, entitled How to Ace the Master Plumber Board Exam. Okay, so first of all, no, I would like to introduce our team, no, sa Accelerate. Ang makakasama nyo throughout the Accelerate review journey for the February 2024. So ang ating team members, syempre si Engineer Kim Aldrin Mejia, no, first placer. This is ano, July 2017, no, MPLE. So Sir Kim, acknowledge lang yung presence ni Sir Kim. Hello. So good afternoon, everyone. So I'm Kim okay. Aldrin S. Mejia. So later, discuss tayo. Okay. Thank you, Sir Kim. Next po natin, no, our newest addition sa ating Accelerate team, si Engineer Ace Roldan Ligardo, no, first placer this recently, no, July 2023, MPLE. Sir Ace, no, acknowledge lang natin si Sir Ace. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Nice meeting you all. Sana magkita-kita tayo hanggang huli ng review. Yon. Okay. Thank you, Sir Ace. And yours truly, no, Engineer Alvin Tusi po, no, third placer naman ng February 2017. And next na team natin is si Engineer Judiel Umandal, no, third placer, July 2022, no, also recently last year. Sir Judiel, no, good afternoon. Good afternoon po sa lahat, sa mga participants po. Ako po si Judiel Umandal po. So, good luck po sa mga aspiring na kukuha ng ano, RMP exam. All right, no. Thank you, Sir Judiel. And lastly, no, si Architect Ken Nelson Rabe, no, ang ating only architect sa team. Sixth placer, July 2022. Architect, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. So, hope to see you sa review. Okay, thank you, Architect, no. So I hope nakilala niyo na, no, yung inyong mga guwapong mentors, no, sa parating natin na February 2024, no. Ayan. Masyadong serious sila, sir, na wala nagsasalita. clear po ba lahat, no? Yes, no? So later on naman magkakaroon tayo ng open forum, no, eventually after nung ating discussion this afternoon, no, for any questions and other clarifications, no. Okay. Ayan, no. So Accelerate Review Center, no, ang lead instructor is yours truly, no, Alvin Tusi and Sir Kim Mejia. So we've been mentoring aspiring master plumbers since 2018, so after namin mag board exam, no, nag mentor na rin kami ng mga aspiring MPs, no. Since ayan, no, sa pictures natin from 2018, meron kami mga private coaching and also mga classes, no, na binubuo in order to help and guide yung mga aspiring master plumbers. So from there on, dumami na rin yung mga iba't ibang kumbaga nag-o-offer ng master plumber review, no, eventually nagiging kilala na siya na ano, board exam and also a profession. Okay. So ang first naging top-notcher na mentor namin si Engineer Jim Albert De Leon De Rojas, no. From that was top 3 noong July 2018. No? So ang kanyang feedback sa amin, no. So sabi niya, honestly my first thought is only to pass and get my second professional license aside from being a mechanical engineer, but after having been mentored by Engineer Aldrin and Engineer Alvin, I was able to land at top 3 of the July 2018 Master Plumber Licensure Examination. So,
nakaka-proud no sa part namin that we were able to impart yung knowledge namin and also be able to ace no na talaga mag-perform even better dun sa actual board exam. So other na mga nakasama natin which is already which are already part ng team natin no si Sir Judiel and also si Sir Ace no. Missing lang sa picture natin si Sir Ken no but eventually since nasa Cebu kasi siya for now so yun makikita-kita rin kami soon. And also as part no before pa kami mag-mentor no ng aspiring master plumbers we already published reference materials for the master plumbing board examination. So it is entitled Master Plumbing Reference which is already on its third edition. So na sold out na yung aming first edition, second edition and now currently sa third edition. And meron din kami mga upcoming na additions sa aming set of reference materials for almost all parts ng exam, no? All areas of the exam from plumbing arithmetic, SPDI, plumbing code, and practical problem. So yung board exam kasi natin has four subject areas. Okay, so since then, no, nag-publish kami ng reference material which is yung ang MP reference book. So yung meron ding no na another top notcher na nagbigay ng napaka notable na feedback no doon pa lang sa unang edition ng aming MP reference book. So si Engineer Chris Sonculada no top 2 of the July 2019 MPLE. So ang sabi niya no this book is highly recommended. The discussions are being simplified which makes the topics and problems solving easier to understand. This book is a good start for anyone who plans to take the board exam but has no or little experience in the plumbing field. So kudos to the authors, no? So that feedback no doon sa aming reference material urged the authors to even improve yung aming reference material. And also nakatulong sa amin to even build a better curriculum for the Master Plumber Review and the Refresher course, no? So currently that is the offerings of the Accelerate Review Center and hopefully this year is marami kaming mga ipapasok na other subject areas and also inclusions for the professionals not only in the master plumbing profession. Okay? Ayan, no? So I hope nagkaroon kayo ng general overview of the offerings of the Accelerate, no? So next for the next slide Sir Kim Aldrin Mejia can continue to discuss other requirements and also details no that we offer and also for the board exam. So Sir Kim go ahead. Ayan. So good afternoon again. Sir Alvin, parang meron natang nag-pop up na humarang sa screen. So try na mo yan din. So dinidiscuss lang namin noon na brief ano lang brief background lang or brief history lang nung review center and then eto naman didiscuss naman natin yung kung ano yung mga requirements, ano yung mga topics, ano yung schedules later on. So pero later meron tayong seminar proper na ang magtuturo naman is sila Sir Ken, Sir Judiel, and si Sir Ace. So, mararanasan niya firsthand kung paano ba talaga mag-review to prepare and to target the top notcher for this exam. So, first, list of requirements. Wait. Sir Alvin, may nagpa-pop up dun sa nabablock yung screen. Wait lang ah. Meron pa, sir? Meron pa eh. Meron pa. Wait lang. May black, no? So, pa-confirm lang kung meron pa, sir. Meron pa, sir. Ako na lang siguro, sir, mag-share. Sige, pa-try na lang, Sir Kim. Okay.
nagpapagsiguro. Ayan. Clear ba mga ano, mga sir? May nagbablock ba or okay naman? Nakikita yung screen ng malinaw? Yes, sir. Ayan. Okay, ayan. Okay naman, sir. Okay na. Ayan. So, yun nga, before tayo mag-proceed sa seminar proper, no, bigyan lang namin kayo ng idea kung kasi madalas namin naririnig no, or nakukuha ang tanong ano ba yung requirements, pwede ba kami mag-take, pwede ba sa Archean? So, okay. So first, ito yung list of requirements, no? Mga basic lang. So, PSA or NSO na birth certificate. So, kapag married naman na female applicant, yan. So, kailangan din ng ano, NSO PSA na marriage certificate. So, transcript of records na makukuha natin na sa school. Pero take note na dapat may nakalagay na for board examination purposes only, no? So, pag nagre-request kayo ng transcript of records dun sa school nyo, make sure na i-indicate nyo to na gagamitin for board exam applications. So, magkano naman yung babayaran nyo to apply, no? So, 600 lang siya. Yan. So, 600, and then kailangan din may mga other requirements tayo. So, for example, is graduate ka ng BS Architecture, BS Mechanical, BS Civil Engineer, BS Mining Engineering. Yan. So, kailangan din natin ng transcript of records with special order. Yan. So, almost the same lang din yon, board exam purposes only. So, yun lang, transcript lang yung kailangan nyo. Pero, ang tatanong ng iba, so, what if electrical engineer ako, kaya ECE? O kaya naman high school graduate lang ako. So, even though yun yung mga courses nyo or high school graduate lang kayo, pwede pa rin po mag-take as long na may transcript of records nung high school together with diploma and then i-re-require din kayo ng 5 years experience na certificate of employment. So, kailangan may magsa-certify dun sa experience nyo na nakapagtrabaho na talaga kayo ng 5 years. So, these services can be offered also by your company. Yan. So, isa-sign lang nila. So, for example, lagay nyo lang yung experience nyo ng 5 years. May forms naman yun sa PRC na makuha kayo. And then, papirma nyo lang sa supervisor nyo. Yan. So, certificate of employment then or service record for BSEE graduate with 5 years of experience. So, yun yung basic na requirements natin sa PRC pag nag-a-apply tayo. May any clarification po ba dito or clear naman? So, yun lang. Ito yung basic, no? Ito yung basic nating ito yung basic nating na requirements, pero may mga additional requirements lang kapag high school graduate o kaya graduate ka ng other degrees na hindi sinabi rito. So, kailangan lang ng 5 years experience, which is certified by registered master plumber. Okay. Next. So, ano naman yung ino-offer namin, no, na full package review? So, for the February 2024 examination. So, ano ba yung mga inclusions namin? So, hard copy ng updated lectures and modules. Yan. So, every now and then, every after ng exam, nagkakaroon ng mga changes sa question trends. So, with that, ina-update namin sila so that it will be aligned for the next subjects or topics or exams. Yan. So, ilan total yung basic review course? So, sa basic review course, may total tayo na 64 hours. So, mukha lang siya mabigat, pero pag dinistribute mo yan into 2 to 3 months, so magaan lang siya, no? And then together with may GC rin tayo na ginagawa, may groups, so hindi kayo mabibigatan dyan sa 64 total hours na yan. So after ng basic review course, magkakaroon din tayo ng refresher course, no? So eto naman, darating na dito yung mga answer and question na problems which is very aligned to the past board exam problems. So lalabas din dito yung mga board exam problems natin, question and answer problems natin regarding to sa mga basic review, those things.
So, every lecture din natin, nagkakaroon tayo ng recorded videos. So, ano yung advantage niyan? So, what if ma-miss out nyo kasi yung session, no? Sunday session? So, at least, even you missed it out, you can always go back to the review videos or recorded videos. So, pwede nyo siyang ulit-ulitin. Even though nakapag-attend naman kayo, pwede nyo pa rin siyang ulit-ulitin. So, kunwari, medyo naguguluhan kayo dun sa ibang topics. So, madali nyo lang siyang marireview at mamamaster. So, series of review modules. So, ano yung mga review modules namin? So, per subject, meron tayong mga review notes dyan, mga lecture notes together with questionnaires. So, usually, meron tayong TIGFO4 basic questionnaires per subject dun sa basic review course natin. And then, 3 basic questionnaires naman per subject for refresher course. So, ipapadala yan sa inyo na naka-LBC. So, included na siya dito sa ano natin, no, sa package natin. So, yun naman yung advantage natin, no, sa ibang review center. So, meron talaga tayong hard copy. And then, practice problems. Yan, meron tayong laging practice problems, mga questionnaires, mga sit work. Yan. And then, meron tayong pre-board examination. So, sa pre-board examination, tinatry natin na ma-practice, no, yung mismong experience natin or ma-forecast natin yung experience natin during actual board exam natin during sa actual, no? So, meron tayong 2 days niya na binibigay for pre-board examination for basic review and 2 days din na pre-board examination for refresher course. Then lastly, final coaching with recent top notcher. So kami-kami rin, no, magkakaroon tayo ng open forum, magko-conduct tayo ng mga do's and don'ts, mga tips and tricks, yan, before mismo nung exam so that sobrang prepared na tayo and hindi na tayo masyadong kakabar. So regular course fee, this is the regular, no, 65, but until now naka early bird promo pa rin po to. So until September 11, magkakaroon po kayo ng 2,000 discount. So from 6.5, magiging 4.5 na po for full package. And then may mga additional discounts yan. For example is summa cum laude kayo, yan, may 50% discount. Magna cum laude, 40% discount. Cum laude, 40%. And if top notcher kayo from motherboard exam, yan, may 40% discount. And then included na rin sa package yung latest natin na Master Plumbing Reference, 3rd edition. Okay. So, sa refresher lang, ito naman, no, nakat lang yun sa basic natin. So, magiging 3.5 lang siya for refresher. Pero included pa rin almost lahat. Hindi lang nakasama yung basic review lectures natin. So, meron pa rin siyang lectures and modules. 40 total hours pa rin, no? So, sobrang dami pa din. May recorded videos din and review modules, included tong Master Plumbing Reference. And then yung last na pre-board natin, no? Kasi nga, as discussed, 2 pre-boards yung mangyayari. So yung second pre-board, mararanasan nyo rin or may experience nyo rin. And then yung final coaching, included din. So 3-5 naman. So sa schedule, so mag-start tayo na August 29. Plumbing arithmetic, and then kung mapapansin nyo is puro Sunday sessions siya, no? So may mga times din na magkakaroon tayo ng mga half, no? So November 26 is sanitation plumbing design and installation yung umaga, and then afternoon is practical problems. So after ng basic review course natin, meron tayo sa dulo na pre-board exam. So this is constrained in 1 day, no? So take to 2 hours per subject. While dito naman, sa refresher course, so magkakaroon pa rin ng detailed na lectures, pero mas ano na to, mas elaborated na, no? Mas exact na dun sa mga possible na lumalabas exam. Yeah. So meron din tayong pre-board exam din sa dulo, and then booster refresher, so ano to, mga questionnaires to, mga pahuling questionnaires wherein sobrang makakatulong sa inyo. And then final coaching naman prior to exam. So usually itong mga to, mga 1 to 2 weeks to before mismo ng pre-board exam natin. Okay, so brief ano lang, no, brief introduction lang. So nag-start kaming
humiwalay no sa gumawa ng sariling review center way back February 22, 2022. Ayan. So accelerate review center ang nagtake is 24 and then 21 yung pumasa with 88%. So tumuloy sa July 2022 wherein mas madami na kami naging students, no, 129 ang nagtake wherein 101 yung pumasa having 78.3 passing rate compared to the national passing rate of 51% lang. And then luckily yan may napatap na tayo, no, top 3 and top 6. So together with us yon si Engineer Judiel and Architect Nelson or Architect Ken. Yeah. So the next month or the next batch 80.28 passing rate compared to the national passing rate of 43%. And then recently, no, yung students natin nagtake is 63 and then 51 yung pumasa, no, having 81% passing rate versus the national passing rate of 44%. And then yan, nakuha natin yung top 1 which is si Engineer Ace Roldan Legardo. Yeah. So later on, itong mga top notchers natin is magdi-discuss ng review proper later sa inyo. Yan. So moving forward, if you don't have any questions or pwede nyo rin naman erase later on sa open forum natin, no? Maybe let's start na having the review proper. We will start with Architect Ken. Yeah. So si Architect Ken is our top 6, no? Top 6 from last year, July 2022, MPLE exam. So di-discuss niya yung mga simple basic questionnaires per subject para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung in-expect yung questions, ano yung mga lectures na kailangan niyang basahin. Yeah. So let's start. Architect Ken, ready na po ba kayo? Yes, sir. Ayan. So Architect Ken is from Cebu, no? So mas magaling siya mag-English, no, kaysa sa mag-Tagalog. So pero tatlo, ano naman yan, trilingual, no? May English, Tagalog, and Cebu. Okay, let's proceed. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So I, once again, I'm Architect Ken Nelson Rabe. So I am from Cebu City. So I graduated sa University of San Carlos and took the Master Plan Board exam last year, 2022 July. Okay, so paki-feedback lang if nakikita nyo yung presentation ko. Yes. Okay naman. Okay, thank you. Okay, so basically yung gagawin natin today is that mag I prepared para may ano rin, no? May naka-block din. May block, sir? Black screen siya. Ayan, yeah. Sir. And okay na siguro yan. So, sa taas na lang yun ako. But ano na, clear naman yun. Sige, so okay, so yung gagawin natin is that may eight questions per subjects tayo. So, yung subjects natin, namely, is yung arithmetic, yung plumbing code, then yung sanitation, the SPDI or sanitation installation design, and then yung practical problems. So sige, so may kikita ba yung block, sir, ngayon? Yes po, sa upper right lumabas ulit. Sige, okay, ayan. Okay, so let's start, no, so I'll flash you for yung questions and then you may guess your answers. Pwede so kayong sumagot, ha? May ano, may pakendi yan sa Architect Ken pag nakakuha kayo ng tamang sagot. May pakendi, sasend ko. Sige. So yung gagawin natin is that may questions ako, different yung parang subjects nila, ay different yung parang
yung target na information. Sige, so number one is from arithmetic. It is a series of equal payment occurring at equal interval of time. So letter A, annuity, B, debt, C, amortization, D, deposit. So during the board exam, may mga questions na terminology lang yung terminology yung kailangan. So that's why importante talaga na konting research, konting basa-basa sa mga different terminologies. Ito, it is terminology from economics. Okay. So the answer is okay. Letter A, annuity. So ito yung answer. So take note na lang that debt is something or typically money that is owed or due. Amortization, the action or process of gradually writing off the initial cost of an asset. And deposit is a sum of money placed or kept in a bank account, usually to gain interest. So yung answer natin nito is annuity. So ito yung series of equal payment occurring at equal interval of time. So ito, terms to ng economics. So marami pa ito, tulad ng depreciation, interest, ganun. So usually lumalabas ito sa arithmetic. Hindi lahat sa arithmetic problem solving. Marami rin tayo mga terminologies. So question number two. Ito. Diagonals. So how many diagonals do a 15-sided polygon have? A, 88. B, 89. C, 90. D, 91. So being an architecture student, hindi masyado ako magaling sa mathematics. So during the preparation sa board exam, ito yung parang nagdo-double time ako kasi medyo marami akong dapat i ma-master kasi hindi na master sa during our college. So pero sa mga engineering courses, parang automatic magaling sa mathematics na. Hindi na masyado, pinapolish na lang yung skills. Okay. So the answer is 90. So ito yung formula ng diagonals. D, diagonals is equal to n over 2 multiplied by n minus 3. So yung n is yung number of sides ng polygon. So ito, medyo madali lang to, pero I think memorize lang tayo ng mga formulas yung importante. Question number 3. Ito naman, Roman numerals. Ito, so from ano grade school pa tayo, alam na natin to. Kaya during the review, nare-refresh din ito sa atin. So, MCM XCVI is equal to blank. So A, 1966, B, 1986, C, 1976, and letter D, 1996. So ito, medyo madali lang kasi from grade school, alam na natin to. Refresh lang tayo during the review proper. Okay. Okay. Magagaling naman tayo, di ba? Maraming nakaka-correct ng answer. So, hello pala sa mga Bisaya dyan. So, Bisaya ko. So, as much as possible, pinapractice ko yung Tagalog or Filipino ko, as well as more English. Okay, so the answer is letter D, 1,996. So, yung solution natin is M is 1,000, C is 100, X is 10, V is 5, and I is 1. So kapag yung one, for example, CM, so C is 100, M is 1,000. So basically, yung C is minaminus natin sa M. So 1,000 minus 100, kaya 900. So
Ito, 1,000 plus 900 plus 90 plus 6. Okay. So, ito, minamaster natin to again during the review. Okay. Question number 4, arithmetic. Ito, general information ito. Parang day-to-day na mga information na usually hindi natin sometimes hindi natin to minememorize or nilalaman, pero sometimes lumalabas ito during the board exam. So, question is, what is the average weight of a baby? So, 8 grams, 60 grams, 60 kilograms, 60 grams, or 8 kilograms. So, ito, if hindi tayo nagbabasa or hindi tayo prepare ng sa board exam, hindi natin to medyo malalaman, or maybe ina-imagine na lang yung weight. So since if naka-carry na kayo ng baby, then imagine niyo na lang yung weight. But D, yun ang my question mark. So yung question mark ba, nag-guess, which is good kasi at least may educated guess tayo. Okay, so which is actually correct. Letter D, or 8 kilograms. So sometimes ginagawa itong pounds or ounces. Kaya during the review proper, we need to memorize the different conversions of different units so that during the exam, sometimes same lang yung answer pero iba lang talaga yung unit. So sayang naman if hindi nyo alam yung unit. So during the review proper, magbibigay kami ng parang like sheet or a summary ng mga different units na more or less lumalabas or magagamit natin all throughout the review proper. So question number 5, ito, arithmetic progression. So a sequence of numbers such that the same quotient is obtained by dividing a term by the preceding term is called blank. Arithmetic progression, harmonic progression, infinite progression, geometric progression. Okay, so itong progression na ito, matatakol natin ito during the review. Actually, may formula ito, which we will tackle soon when we go in-depth na sa review. For now, ang terminology lang yung question. Sige. So, what do you think yung answer nito? Okay. So, tamang answer nito is letter D, or geometric progression. So, sabi ko kanina, may formula tayong i-memorize during the review. So, pero parang in a nutshell lang na knowledge, yung arithmetic progression, example nito is like 1, 3, 5, parang may 1, 3, 5, so may difference lang. Then, harmonic progression, sa iba ba lang yung nag-differ. So, 1/5, 1/10, 1/15. And then, for geometric progression, 2, 4, 8, 16. So, yung minimum multiply natin. So, more or less, tinatakol natin to during the review proper na. Or at least, makita nyo yung ano yung parang outline or parang examples ng different ng mga subjects na sometimes lumalabas sa exam. Okay. Number 6 is economics. So ito, economic terms. An artificial expense that spreads purchase price of an asset or another property over number of years. Letter A, depreciation. Letter B, sinking fund. Letter C, amnesty. Letter D, bond. So ito, tol, kanina, terminology lang. Pero more or less, I think, 70% terminologies lang naman lumalabas talaga sa exam.
I think, in that 70, parang 50% terminologies or madali lang yung question. Ang problem talaga sa arithmetic during the exam is yung time talaga. So that's why during the REU, pinapractice talaga namin yung different formulas. Marami tayong problems na isosolve, as well as yung mga calculator na techniques ng tina-teach rin namin yung calculator techniques. Especially dito, at least depreciation, yung interest, may calculator techniques tayong i-discuss during the review. So the answer for this is depreciation. So ito yung formula ng depreciation. So meaning ng sinking fund, a fund containing money set aside or saved to pay off a debt or bond. Meaning ng amnesty, an official pardon for people who have been convicted of political offenses. And letter D, bond, loan for an investor to a borrower such as a company or government. Ganun lang naman. So as much as possible, yung technique ko talaga during the board exam was if ever sa questionnaires may mga words or terms na hindi ko alam, sinesearch ko talaga yan. So that if lalabas yan na term, edi may at least may idea ako. And then hindi ako blindly nag-guess during the exam. Number 7. Ito, speed. Ito, physics naman. Physics naman. So a plumber covers a journey of 952,000 kilometers in 7 days and 3 hours. Find his average speed in kilometers per second. Ito. Bigyan ko kayo ng medyo time to answer this one. So letter A, 155 kilometers per second. Letter B, 1.55 kilometers per second. Letter C, 15.50 kilometers per second. And letter D is 1,550 kilometers per second. So during the review, marami tayong ilearn or i-re-relearn na physics formulas. Tulad ng acceleration, speed. So, during the review proper, ma-refresh tayo sa ganitong mga principles. Kasi, nagagamit ito sa profession talaga naman natin. Sige. So, yung answer for this one is letter B. So, the solution, so speed is equal to distance over time. So, yung distance natin is 952,000 kilometers. And then, yung time natin, tumpak naman yung distance na unit, kilometers naman yung nasa choices. So, wala tayong gagawin dyan. For the time naman, yung nasa choices is kailangan second. So, yung given is 7 days and 3 hours. Yan ay ating i-convert into seconds. So, if we convert this to seconds, it goes 615,600 seconds. So speed is equal to, this is for time, so distance is 952,000 kilometers divided by 615,600 seconds. So yung answer natin is letter B or 1.55 kilometers per second. So for now, guys, medyo fast lang yung pace natin kasi hindi naman, ang purpose naman nito is parang bigyan namin kayo ng idea kung ano yung lumalabas during the exam and then how we are going to teach during our reviews and during our review sessions. Okay, so question number 8, last question sa arithmetic natin, conversion. So ito is probably one of the most important na dapat natin learn for arithmetic kasi nagagamit natin to for the different subjects. So conversions. So, 1 mile is blank.
dali lang. 1 mile is 5,280 feet. Okay, so during the board exam, kasi sometimes hindi ako familiar sa conversions. So sa calculator ko, may yung parang back ng cover ng calculator, parang may functions doon mga conversions. So minememorize ko yun actually. Minememorize ko kung ano saan yung feet to meters, ganun. So that kapag nakakalimutan ko, may chance pa akong malalaman yung conversion. So, yung mga common lang naman yung minemorize ko na functions. Okay. So, as ito talaga yung probably the most challenging subject for me, yung arithmetic. Kasi medyo hindi masyado refined yung skills ko nito. Kalimutan ko actually during college kasi medyo maliit lang yung mathematics sa architecture. So, yeah. So, bigyan ko yun ng parang hope, like parang inspiration, no? During the board exam nito, hindi pa ako architect. So, this was my first board exam. So, kaya naman. Kahit wala ka pang experience sa board exam, kaya naman yung Master Plumber examination. As long as parang you give lang yourself time to study and then master the different topics. Okay. Question number 9. So, code na tayo. So, ito, history. So, during our review, we're going to tackle the whole history of plumbing. Kahit yung terminology na plumbing, saan yan nanggaling. So the question for number 9 is the first master plumbers in the Philippines who adopted plumbing code of United States. So letter A, Governor General Harrison. Letter B, John F. Haas. C, Jaime M. Cabase. And then D, John Haas. Okay. So for the people na nakabasa na ng plumbing code, alam niyo to na kung ano yung sagot. Pero parang during the exam hindi niyo alam, you need to deliberate sa self niyo kung ano yung tamang sagot, no? So tingnan niyo lang naman United States, so saan yung pangalan na parang medyo American. So yun yung technique. So the answer for this is letter B, John F. Haas. Okay. Number 10, ito principles. Plumbing system shall be subjected to such tests to effectively disclose all leaks and defects in the blank. Ito, so need talaga natin to i-memorize kasi lumalabas ang principles. So there are actually 22 principles sa plumbing code. So kahit sa from the start, sinastart ko na talagang memorizing yan. Kasi usually yung question is, what principle is this? So yung choices natin, principle 1, 2, 3, 4, 5, and memorize. And ito naman, yung question natin for now is parang fill in the blanks lang. So yung answer natin is workmanship. Fill in the blanks lang ito. Pero usually, yung tinatanong sa exam, may fill in the blanks, meron ring yung tanong talaga is, anong principle ito? So, question number 11, code, connections. So, horizontal drainage lines connecting to other horizontal drainage lines shall enter through blank combination Y and 1/8 bend branches or other approved fittings of longer sweeps. Letter A, short sweeps. Letter B, 45-degree Y branches. Letter C, double sanitary T. Letter D, sanitary tap T. So, we have to learn talaga kung ano yung itsura ng different fittings natin. So, malalaman natin yan during the review. Ano yung short sweep, ano yung 45Y, ano yung double sanitary T. Combination Y, so combination Y and 1/8 bend branches. So ano yan?
So malalaman natin na yung ano yung itsura niya. So the answer for number 11 is B, 45 Y branches. Yan. Ito sa illustration, yan yung itsura ng 45 Y branches. So during the board exams, during the review, if hindi ko alam kung anong itsura ng fitting, sinesearch ko talaga. So, ganun din yung technique natin na during the board exam, during the review, pag mayroon kayong terminologies or yung items or yung anong parts na hindi nyo alam, isa-search natin. Kasi that's gonna be beneficial hindi lang sa question na yun, pero sa ibang questions rin. So, yun yung technique ko. Question 12. Clearances. So, no galvanized wrought iron or galvanized steel pipe shall be used underground and shall be kept at least blank above ground. Letter A, 102 mm. Letter B, 125 mm. Letter C, 152 mm. And letter D, 75 mm. So, hindi lang mm or metric system lang yung i-memorize natin during the review. Kailangan natin i-memorize yung conversions to inches, to feet. Kasi sometimes yung choices during the exam naka-feet or naka-inches. So, might as well learn natin yung conversions. Kaya, very important yung arithmetic. Kasi in-learn natin yung different conversions natin. So, the answer for number 12 is letter C, 152 mm. So, during our review, kailangan natin i-learn yung different clearances ng pipes or different as well as yung paglalatag natin ng pipe sa ground, kailangan natin alamin kung ano yung depth, lahat. And meron tayong mga illustrations for that para mas madali tayong madali nating ma-learn. Question number 13. Ito naman, learning the different fixture units. So, DFU of a grease interceptor. 2, 3, 5, or 6. So, ito, parang sa code natin, meron tayong table for this. So, kailangan nating alamin at kailangan nating i-memorize ito. For drainage fixture units as well as yung water supply fixture units natin. Okay, so yung answer. So the answer for number 13 is three fixture units, drainage fixture units. So iba yung fixture units for drainage at iba yung fixture units for water supply, ha. So alamin natin yan. So ito, dapat natin i-memorize during our review as well as yung WSFU. Memorize natin yan. Kasi important itong na information when we design itong DFU. Important to when we design the septic tank. So, kailangan natin learn. Okay, number 14. Clean outs. Maximum horizontal distance of clean outs. Ito. And take note naman, no, yung lahat ng mga questions ko now is actually lumabas sa board exams. So, yung ibang questions lumabas sa February 2022, yung ibang questions lumabas sa time namin. So, these are actual board exam questions, ha. Hindi ito, like, ginagawa ko lang for questioning purposes lang. No, these are actually real board exam questions. Okay. So, okay, yung answer for number 14, so yung horizontal distance of clean out. So, yung maximum distance horizontal is 50 feet. Kailangan natin. Conversions, ha? So, 50 feet to meters. Kailangan natin alamin yan. Question number 15. Ito, medyo matagal to, dapat matagal tong process
pagbabasa ng definition of terms. Sorry. Definition of terms. Hindi ba ako napuputol? Ask clear ko lang. Naman, sir, clear. Clear, okay. Sige. Baka nagsasalita ako, hindi pala ako naka-on. Sige, sir. Definition of terms. So, to, so parang more than 20 pages ito sa plumbing code. So, ito yung pero itong definition of terms is actually parang blessing in disguise kasi maraming questions na lumalabas mula dito. And then, madali lang to kasi definition of terms lang. So, you have to read lang, reread the definition of terms. So, a room space having a volume equal to at least 1.4 cubic meters of the aggregate input rating of the fuel burning appliance installed in that space. A, unconditioned space. Letter B, conditioned space. C, unconfined space. And letter D, confined space. Okay. Yung keywords na nila is at least 1.4 cubic meters. Kasi kapag sinasabing less than 1.4 cubic meters, iba rin yung sagot. So, during the exams, advice ko talaga is to read the question again and again or kailangan sure kayo sa question. Kasi sometimes yung during the exam, ang iniiba lang niya ng examiners is parang dalawang words. Instead of minimum, ginagawang maximum or ginagawang more than, nagiging less than, ganun lang. So, the answer for number 15 is C, unconfined space. Kasi at least 1.4 cubic meters yung tinatanong. Kapag sinasabing less than 1.4 cubic meters, ito na yung confined space. So, parang comprehension, parang ng pagalingan ng comprehension. Basically, yung exam. Question number 16. Ito, vents. The pipe or shaft which is used to remove foul or congested air from a fixture or a room and convey the same to the atmosphere is called blank. Local vent, crown vent, back vent, venting pipe. So, during the review, malalaman din natin yung different types of vents. Especially, ma-learn natin rin yung, if from now, kahit ngayon na, wala pang review, magbasa na kayo ng Fajardo. Kasi ito, lumalabas itong mga illustrations sa Fajardo. Okay, so the answer for this is letter A, local vent. So, yung back vent is yung parang normal or ito yung individual vent, normal na vent lang. Okay. Now, SPDI na tayo. SPDI is actually parang level up lang ng code. May computations lang. Pero technically, parang related lang naman yung code at yung SPDI. Kaya parang yung during our review, parang continuation lang yung code at yung SPDI. Ang kaibahan lang talaga ng SPDI is that may computations sa design. May designing na na-part. And as well as may different na codes or different na materials na dapat natin basahin. So, question number 17. A water system containing a water heater will require a blank mixing valve, TP relief valve, check valve, return line. Okay. Maraming nagsagot ng B. Which is actually correct naman. Yung TP or temperature pressure relief valve. So, meaning ng TP is temperature pressure relief valve. So, we have to learn rin yung different parts ng valves.
So, kailangan natin alamin yung parts ng gate valve, parts ng check valve, ganun. So, sometimes kasi during the exam, ini-identify natin kung anong part. And very helpful talaga ito kasi during the exam, sometimes walang illustration. So, yung question is parang descriptive words na ba? Words na yung ginagamit. So, if alam natin yung parts na yun, edi mas madali natin na-visualize yung question. Let's say, for example, yung seat. So, anong ibig sabihin ng seat? So, if you know the different parts of a gate valve, alam natin kung ano yung seat in the context of gate valves. Ganun. Question number 18. Ito, metal hangers. Ito, lumabas to sa exam namin. So, the standard distance of metal hangers. 1 to 2 feet, 3 to 4 feet, 5 to 6 feet, 7 to 8 feet. So, ito, lumabas to sa exam namin. Sa SPDI. Okay. Okay. Guess nyo yung ano yung tamang sagot. Kasi during the exam, nag-guess din ako. Gine-guess ko na to kasi hindi ko to alam. Pero thankfully, correct naman yung educated guess na yun. Sige. So, yung answer natin ito is letter B. 3 to 4 feet. So, alamin natin kung ang, in terms of metric units, ano yung 3 to 4 feet. So, conversions na naman. Pwede ulit talaga ako sa conversions kasi very important yung conversions. Meron akong parang isang sheet kung saan lahat ng conversions na minimemorize ko nilagay. So, question number 19. Standpipes. All horizontal runs of dry standpipe system shall have a blank slope for the purpose of draining. So, 10%. 2%, 20%, 1%. Ito, lumabas din ito sa exam namin. Okay. So, the answer is actually 20%. So, dapat natin malaman kung ano yung standpipes. So, we need to learn sa for the review, we need to learn kung ano yung difference ng wet standpipe, dry standpipe, bakit hindi na ginagamit yung dry standpipes, ganun. Yung distances ng sprinklers, ganun. Yung coverage ng sprinklers, color ng parang bulb ng sprinkler, ganun. Marami tayong dapat i-learn regarding standpipes din. And dito yung parang fire suppression ng systems. Okay. Question number 20. Ito, very common question sa board exam. Parang identify lang yung part ng P-trap. So, identify number 2. So, is it trap arm, dip, vent, tailpiece? If nagbabasa lang naman tayo sa kahit hard, walang malalaman natin yung different parts. And very important na malaman natin yung different parts kasi ito ay isang parang terminology na parang palaging lumalabas. Kahit sa practical problems, lumalabas to. So the answer is tailpiece. So number 2 is tailpiece. So basically, yung tailpiece is yun yung nagko-connect ng drain natin to the P-trap. So, yung tubo niyan. And then, yung kukonect naman ng P-trap patungo ng vent or patungo ng stack is yung trap arm naman. Which is number 10. So, yung exams, medyo, especially sa SPDI, no, maraming figures. Maraming mga figures na lumalabas.
during the exam. And sometimes ang is actually easy lang naman kasi in-identify lang natin, pero sometimes during the exam hindi masyado malinaw yung mga pictures na ibinibigay ng examiners. Kaya parang familiarize na nyo na lang or practice na lang tayo ng mga pictures na hindi colored. So, black and white pictures na. Kaya parang black lang yung nakikita natin. Alamin natin. So, let's say for example, yung identify what type of pipe. Yung picture naman, black and white na pipe. Pwedeng maraming sagot eh. Maraming pwedeng sagot. Kasi hindi natin medyo makikita or distinguish kasi walang color. So, ganun, medyo familiarize mo na lang yung itsura kung ano yung reflection ng galvanized iron na pipe or ano reflection ng plastic na pipe, PVC pipe. So, okay. Question number 21 to, hindi ito 12. So, question number 21. Water satisfactory for drinking, culinary, and domestic purposes and meets the requirements of the PNSDW. So, yung PNSDW, meaning yan is Philippine National Standards for Drinking Water. Actually, during the review, binasa ko talaga yung PNSDW. Pero hindi naman, medyo maliit lang naman, ilang pages lang naman yan. Pero hindi ko na inulit pagbasa. Isang run-through lang. So, the answer is letter B, potable water. So, dapat din natin alamin, no, kung ano yung administrative order for the national, for the PNS at PNSDW. Number 22, valve. So, a blank shall be installed on the cold water supply pipe to each water heater near the water heater. Letter A, check globe valve. Letter B, full way gate valve. Letter C, butterfly valve. Letter D, angle valve. So, kailangan natin alamin ito. Different types of valves, lumalabas ito. Kahit yung different parts nito, lumalabas. Actually, ito, medyo madali lang naman. Question. So, the answer is letter B. Full way gate valve. So, ito ah. Nandito na sa screen natin yung different types of valve. And as well as yung different symbols na ginagamit to represent yung valve sa drawings. Malalaman rin natin yan. Different line weights, different line types, malalaman natin yan. Lumalabas yan sa exam. Kasi during the exam, pinapa-read kayo ng plans. I think sa practical problems na yun. Nag-read na kayo ng plans. So, tinatanong kung ilang angle valves, ilang gate valves, ilang check valves, ganun. Question number 23. Water closets set side by side shall be no closer than blank. So ito during installation of water closets, yung minimum clearance natin or minimum distance from two different water closets. So 15 inches, 18 inches, 24 inches, 30 inches. So dapat natin kabisiduhin yung conversion ng inches to metric system to meters. Okay, so yung sagot is letter D, center to center or 75 centimeters or 0.75 meter. So sometimes yung tanong is from center to the wall, basically i-divide nilang ng 2. So, yung 30 inches nagiging 15 inches na. For urinals naman, ginagamit natin yung center to center is 60 centimeters yung center to center ng urinals.
So if you read the National Plumbing Code of the Philippines, nandun yun, naman yun. So advice ko ha, starting now or as early as now, mag-read na kayo ng plumbing code. Pero if hindi nyo masyado nagigets yung plumbing code, edi basa nyo muna ng Fajardo kasi at least may mas maraming pictures and illustrations sa Fajardo. Okay, question number 24. Sewage disposal. So a non-watertight line excavation in the ground which serves the discharge of a sanitary drainage system permitting the liquid to seep through the bottom and sides. So it is it a privy, cesspool, disposal field, seepage pit? So malalaman natin yan sa review. So different types of disposal system. And even sa plumbing code, mababasa rin natin ito. So okay, B, question mark. So okay lang naman yan, may question mark pa ngayon kasi hindi pa naman review season and parang start pa lang naman. By February, parang decisive na talaga. Letter B or cesspool kasi yan yung tamang sagot. Sure. So yung answer is cesspool. So alamin natin yung anong privy, anong disposal field, seepage pit, alamin natin yan lahat. So, by now, pinapasadaan ko lang yung different topics at different na mga parang different types of questions ng exam. Parang ganun lang. Or like, ano yung mga common na mga questions. So, lahat ng questions ko ngayon is from a board exam. So, question number 25. Practical problems na tayo. So, last 8 questions na. Okay. So, what is water that diminishes the capacity of water to form lather with soap? Letter A, bacteria. Letter B, suspended materials. Letter C, mineral that makes water hard. Letter D, presence of sodium. Ayun, so ano daw yung nakakapag hindi bubula yung sabon. Actually yun yun. So dahil may contents ang water nito, hindi masyadong bubula yung tubig. Kaya hard water. So the answer is minerals that make water hard. So usually yung minerals na nakakapag pa-hard ng water is yung calcium and yung magnesium. So ano nangyayari, nagsiscale yung magnesium at calcium sa mga pipes, kaya lumiliit yung diameter. And then as well, hindi lang yan, ano nangyayari, hindi bumubula yung tubig. Ito, practical problem. Ito, lumabas to sa exam namin, actual. So, identify yung part ng plumbing system. So, identify letter A. Glow valve, coupling, plug, gate valve, check valve, reducer, cap, elbows. Itong illustration na ito, lumabas ito sa exam namin. And then, during the exam, parang, I think, 4 questions yung lumabas. Same illustration, iba lang yung tinanong. So, letter A, itong nasa pinaka-left, so, is a cap. So, alamin natin yung ano yung itsura ng glow valve, coupling, plug, difference ng plug at cap. Gate valve, check valve, reducer, elbow, ganun. So, as well as yung different symbols na nagre-represent ng mga fittings na ito. Lumalabas yan sa exam. Question 27. Ito, parts ng water closet.
So, parts of the water closet tank. Letter, identify letter A. Kung ano yung parang balloon or parang circle. So, is it a flush valve, float ball, refill tube, fixture gasket? Parang obvious naman, no? Kung ano yung tamang sagot. So during the exam, sometimes hindi binibigay yung illustration. Sometimes dinidescribe lang ng question yung anong kung ano yung sagot. So for this, letter A is a float ball. A float ball. So i-discussin natin kung ano yung mechanics ko ng pag-flush. So, ano yung common problems na nangyayari sa flush tanks? Ano yung, paano natin i-repair yung water closet kapag hindi na gumagana yung flush? So, madi-discuss natin yan. Question 28. A pipe flange that is not drilled for bolt holes. So meaning wala pang holes yung flange. Ano yung tawag? Letter A, blind flange. Letter B, blank flange. Letter C, flat flange. Letter D, bolted flange. Okay. It's good, no, na kahit even as early as now, na ginagamit niyo yung comprehension niyo sa pag-a-answer. So, not drilled for bolt holes. So, meaning wala pang holes. So, sa lahat ng choices, parang yung blank flange yung pinaka parang tumpak na answer. Which is actually the correct answer. The blank flange. Kasi kapag na-drill na natin ang holes, nagiging blind flange na. So, if you think about it, yung blank flange is yung predecessor ng blind flange. Question 29. The minimum pressure be maintained for fixtures containing flush tank supply shall be blank. 8 PSI, 15 PSI, 0.434 PSI, or 4.34 PSI. So again, conversions, dapat natin malaman yung conversions kasi lumalabas yung sometimes yung choices nagiging kilopascals or nagiging pascals, ganun na. For our question now, PSI lang yung tinatanong. So the answer for this is letter A or 8 PSI. So, itong 15 PSI para sa mga flushometer valves, yes. So, question 30. Minimum distance of excavated soil or spoils and other materials from trench edges. Letter A, 1 foot. Letter B, 2 feet. Letter C, 3 feet. Letter D, 4 feet. So, ito, lumabas to sa exams namin. And actually, ito lumabas, itong same question, at I think it was 4 times to lumabas. Same question, same choices. So if you know this one, parang may 4 checks na kayo, 4 correct answers na kayo. So I learned this na during the exam, alam ko na na-correct ko ito kasi during the course na seminar, na-learn ko ito. So, the answer is 2 feet. So, 4 times ito lumabas. And then, 4 times din ako nag-answer ng 2 feet. So, maganda parang sigurado kayo sa answers nyo. Edi, if mag-uulit yung question, may correct nyo rin yung question na yun. Number 31, threading. When should the pipe be reamed to remove burrs?
before threading, after threading, after cutting, before cutting. So, by the way, ang threading is yun yung ginagawa during para galvanized, let's say for example, may galvanized pipe tayo, and then you need the connection. So, tinithread nyo yun so that magiging magkakaroon kayo ng threaded connections, basically. So the answer for this is letter C. Yan. Yan yung threaded. Yan yung thread. So the answer is after cutting. So after nyo kinakat yung pipe, nagdi-divert tayo. Okay, last question for this afternoon is ito, pipe joints. How to join two different pipe materials, plastic to iron pipes? So letter A, by using ferrule, by letter B, by using adapter cementing, letter C, by using union, letter D, by solvent. So malalearn natin to, like how can we connect different pipes, how can we connect, ano yung process ng pag-joint ng plastic na pipes, PVC pipes. Malalaman rin natin yan. Yung paano natin i-join yung copper pipes. Kasi specific talaga yung, some of the materials, specific talaga yung process ng pag-join. Okay. So the answer for number 32, letter B, by using adapter or adapter cementing. So, yan. So that is the last question. So I hope na learn niyo yung meron kayo na learn from the questions, ha? Pero but the purpose of the questions, hindi naman yun na parang na-judge yung knowledge niyo, but it gives you an idea kung ano yung dapat natin i-prepare at dapat natin i-tackle during the review. And then take note, hindi lang yun lang yung lalabas. Marami pang questions na hindi ko na include na lumabas. Wala pa nga tayong computations for the SPDI, which was probably may like 5 to 10 questions lumabas sa board exams, ganun. Mga computations sa SPDI. So okay. So parang summary lang sa discuss natin, or like parang overview lang. So mga examples kung sa ano mga formulas na i-take note natin. So ito, yung distance, density, pressure, static pressure, absolute pressure, power, work, force, change in temperature, volume of pipe, flow, weight, wire to water calculations, and velocity. At more pa. Ito is parang medyo summarized na talaga ito. Pero marami pa tayong dapat i-learn. So when you say wire-to-water calculations, yan yung paano tayo nagko-compute ng capacity ng pumps. Kung anong ilang HP kailangan for the pumps to upang maipapupush up natin yung water. Okay, so we will also learn during our review how to size different parts of the plumbing system. More specific is paano tayo magsasize ng downspouts, ng rainwater pipe, vertical rainwater pipe, ng gutter, ng horizontal rainwater pipe, ng septic tank. So kailangan natin yan malaman. Kasi lumalabas na yan sa exam. I think meron tayong formula dyan. Formula lang yan na dapat natin i-memorize. So here is also some of the topics na dapat natin i-master, yung commercial types of pumps, minimum fixture supply pipe, minimum size of air gaps, WSFU, probability of simultaneous use of fixtures, cold water distribution systems,
methods of water heating, types of water, hot water tanks, hot water distribution system in buildings, parts of sanitary drainage system, house drain accessories, private sewage disposal system, septic tank design. So, malalaman natin kung paano tayo nasasize ng septic tanks. So, ang actually ginagawa natin, ang gagawin niyan is magbe-base tayo sa code. And that's why medyo important talaga na ma-memorize niyo yung table sa WSFU and DFU kasi yan yung gagamitin natin sa pagsasize ng septic tank. Next is the minimum horizontal distance from sewage systems, the street sewers, types of community sewage treatment plants, components of stormwater drainage system, major systems of collecting stormwater, standpipe, fire protection system, automatic sprinkler system, alternative suppression system, and many more. So yan lang is some of the topics lang talaga yan. Meron marami pa tayong dapat i-tackle, dapat i-master for the review so that magiging prepared tayo for the board exams. Reference din po ba yung ODEL? Reference yung ODEL, pero for me, hindi ko actually nabasa yung ODEL na books. Marami kasi yan, napakataas ng ODEL. Pero sa mga modules natin, actually summarized na yung modules natin, which is also actually very comprehensive yung modules, especially yung book. I think it really helps me a lot. It really helped me a lot yung book. Napakataas ng ODEL. So if you want to read ODEL, I think you need to start now na talaga pag-read. Kasi maraming books yung ODEL. And frankly, nakapag-print ako ng ODEL pero hindi ko nabasa. Yun yung nangyari sa akin. Which actually parang blessing rin kasi I don't really think I think enough naman yung review materials natin. Okay. So I hope marami kayong na-learn and I hope nakakuha kayo ng overview kung saan tayo magpo-focus during a review. At yung mga questions ko, actually, real board exam questions yun. And then, mas marami pa tayong malilearn, mas marami pa tayong matatako na questions during a review proper. Okay. Na, so, yung question and answer, sir, na book ni Odell, enough na siya as reference. To be honest, hindi ko talaga nabasa yung ODEL. To be honest lang. So, hindi ako makapagsagot if enough or hindi enough. Pero hindi ko talaga nabasa yung ODEL. I plan to read ODEL pero hindi ko nabasa yung ODEL. So, I hope marami kayong na-learn. So, God bless everyone. Good luck. Future RMPs. So, congratulations na. So, yeah. See you na sa February. So, wag na kayong mag extend pa. Ngayong February na. Kaya naman eh. Sige. So, I think that's it. Thank you, guys. Thank you. Thank you, Architect Ken. And so, very ano. I think ginanahan din yung iba kasi ang dami rin nagpa-participate sa sagot, no? So, I hope walang na-pressure dun sa mga questions. So, as discussed by Architect Ken, these are only brief questions. But magkakaroon yan ng detailed explanation during the basic review. So, syempre ngayon, medyo wala pang idea. Pero, once na nag-continue yung review sessions, yan. Basic na lang yan sa inyo. Okay, so moving forward, our next topic will be tips and tricks. So short topics na lang to, no? Tips and tricks and how to prepare naman for the board exam. So this will be tackled by our very own engineer, Judiel Mandal. So top three siya last July 2022. Same batch sila ni Architect Ken, and then he's also the one who conducted the outtaking
speech, no, during that match. So let's welcome Engineer Judiel Umanda. Engineer Judiel. So hello, good afternoon po ulit sa lahat, sa mga aspiring po na maging master plumber. So iyan ako po, yung i-share ko po yung mga tips and tricks, or sama ko na rin yung, ano, yung prep, ano, sa board exam, yung preparation before, tsaka sa during exam, yan. So mag-share screen na ako. So, kita po ba yung share screen? Yes po, yes. So, okay. So, proceed na tayo. So, bali na, ano, na, ano rin po ako ni Sir Kim, no, na pakilala, no, si, pero ako po si Judel S. Umandal, isa po akong, ano, REE, Registered Electrical Engineering, na nag-take po ng RMP. So, sa awa ng Diyos, ayun, naging top 3 sa MPLE, ano, July 2022. So ito po, Master Plumbing Licensure Board Examination Preparation and Tips and Tricks. So next slide. So ano, basta experience ko as electrical engineering, kasi kailangan ko ng 5 years experience. So medyo maaga pa lang nag-prepare na ako ng mga necessary documents. Ng TOR, yan, ng PSA birth certificate. Ito sa mga married ano, female, yan, marriage contract. Itong TOR, siguro hanggat maaga, mag-prepare na tayo nito. Kasi minsan matagal i-issue to ng eskwelahan. Tapos ano, as for me, so meron ba dito mga electrical engineering na ano, graduate or high school graduate? So may tanong po pala dito si ano, Sir Jordan. Wala pong SO, sin exempted naman sa ano. Ayun, bali ano, hindi niya sa akin eh, dahil sa State University ako nag-aral sa PUP, hindi na sila nag-i-issue ng special order. So, depende yan sa school. So, balik po tayo. Ano ba, sa akin, sa BSc graduate ako, ano ako, kailangan ng for the board. Hindi agad-agad kami ini-issue ng NOA pag nag-apply na kami ng ano, for board exam. So, ang requirement sa, ano, sa mga HSCAD or BCE or ECE and 5 years experience. 5 years experience na ano, related sa plumbing practice. Then next, ano, yung certificate of employment. Yung certificate of employment naman to, galing naman to sa employer mo. Then next, ano, certificate of experience. Ito yung PRC form 104. Dito mo ilalagay yung ano, relevant experience mo sa master plumbing. Tapos ano siya, sign in seal ng registered master plumber, na ang date ng kanyang registration ay prior sa date of employment. So, ano ba, nagsimula ka ng, ano, ano ba, five experience, nagsimula ka ng 2017, dapat ano, mga 2016 and below yung registration ng master plumber na magsasign in seal sa'yo. Then next, ano siya, dapat siya ay notarized. So, ganun lang sa ano, pag sa mga FTB for the board. So ang result yung ano, resulta ng for the board, kung legible ka talaga na kumuha ng board exam, siguro mga ano pa yan, 1 to 2 weeks before the examination mo malalaman. Kaya medyo ano rin yun, nakaka ano rin, tawag doon? Inakabalisa rin. Kasi nag-review ka na, hindi mo alam kung pwede ka mag-exam or hindi. Pero most of the time, ayan, maa-accept ka naman. So ito lang yung basic requirements sa for the board. Then, pagka after nyan, maipasa mo yung requirements, sabihin sa'yo na tatawagan ka or email. Or ano, kung ano, pwede mo na silang, meron silang i-follow up. Kasi minsan to, itong for the board na to, kumaga, in-accumulate mo na nila ng application for the FDB. Then, sa, pag na ano na, na-accumulate nila, sa kanila i-for approval. Siguro, ayun nga, mga 2 to 1 weeks before the exam. So, yun. Pwede mo ano, alba pong hindi man nag-email sa inyo, pwede nyo puntahan sa mismong regional office or branch ng PRC. Ganun ginawa ko noon eh, kasi hindi sila nakapag-email or tawag. Pinunta ako personal. Ayun. Nag-issue na sila ng NOA 1 week before the examination. Mga for the board. Then next, yan.
After nung sa registration, yan, ulitin ko, dapat as early as possible as ikasuhin na yung mga requirements. Kasi minsan matagal i-issue yan. Lalo na yung TOR. Tapos next naman tayo, ano, during review. So during review, syempre iba-iba tayo ng naging sitwasyon sa bago mag-review ng Master Plumber. Meron sa ating, halimbawa, nag-ano, yung bagong graduate, yan, medyo fresh pa yung utak nila, or nag-take na sila ng board exam nila nung kanilang major degree, halimbawa sa CE, architecture, mechanical, etc. So, mas ano sila, alam nila yung mga review techniques kung paano sila makapasa ng board exam. So, mas madali. So, ang medyo challenging dan yung sa mga high school graduate na medyo maano sila yung mga ngapa sila sa ano, plumbing arithmetic. Tsaka lalo na sa mga ano, yung mga license din na medyo matagal na sa field, sa ano, sa kanilang field. Diba, tulad ko, ano na, kumbaga, ang huling board exam ko 2011, tapos kumuha ko ng master plumber ng 2022. So medyo matagal-tagal na rin na hindi ako na-expose sa mga ano, computations, arithmetics. Kumbaga yan. Pero ano, na-overcome naman niya kasi unti-unti mo na marerecall yung mga pinag, ano, yung mga pinag-aralan mo dati. Kumbaga, marerefresh mo agad yan. Kasi medyo familiar na rin naman eh. Kahit sabihin mong matagal mo na siyang hindi na-tackle yung ano, diba, sa mga plumbing arithmetic. So, sa halimbawa, especially plumbing arithmetic, so, ang pinakaunang ano dyan ay yung i-master mo yung calculator techniques. So, syempre, ang ano, by experience, yung plumbing arithmetic yung pinaka-time constraint na subject. So, ano na siya? 100 items na for 2 hours only. So, medyo, ano nga yan, maiksi yung time na binigay sa'yo. Siguro at ilang, ano ba yun, 1 minute per problem. Tapos kasama pa dyan yung shading at saka yung pag-double check. So, kailangan talaga, ano, yung matutunan mo yung mga calculator techniques. So, yung mga calculator techniques, yung tulad ng, ano, shape solve, yung stat function, tsaka equation function. So, yung mga ganyang klaseng calculator techniques yan, madi-discuss yan sa, ano, sa review. So, next naman yung ano, ito yung mga various references or review books na relevant sa Master Plumbing exam. So, yung una, syempre yung various Master Plumbing review books or modules. Syempre to yung mga review books na to, ano to, kumbaga condensed knowledge na to, na kumbaga nandito na yung mga commonly na topics na from sa ano, syllabus ng Master Plumber board exam, tapos yan. Lalabas dito yung mga common topics, yan, lumalabas sa board exam. So, yung mga Master Plumber Review Books module. Kumbaga, ano na to, yung pinaka, ano siya, condensed, ano na siya, yung source of, ano, knowledge and information. Then next, yung mga reference naman, syempre to, Revised National Plumbing Code of the Philippines, yung pinaka-Bible ng mga Master Plumber. So, to kailangan pasadahan nyo rin, pasahin nyo yung, ano, at least mga 2 to 3 times. Yan. Then next, to, itong may napaka-useful din, yung Revised National Plumbing Code of the Philippines na illustrated. So, I believe, ano, magbibigay ng supplementary reading materials yung accelerated review. So, kasama rin to illustrated. So, to mas madali mong mabivisualize yung mga, ano, mga articles sa code. Kung sa mga, ano, sa bends, horizontal to vertical, vertical to horizontal, or horizontal to horizontal. Yan. May kita mo dyan yung, ano, yung pinaka-visual na itsura nung kada ano sa articles. Then next naman, plumbing design estimate by Max Bajardo. So common din na ano to na na-tackle din to. So dito mas ano, mas madali yung dito talaga makita mo yung ano paano mag-design tsaka yung mag-estimate. Pero minsan tong dalawa, yung kay Bajardo tsaka sa plumbing code, meron silang ano conflict sa standards tsaka sa mga tables. Pero ano, dahil sa ano ang mas magaano yung mas mananaig syempre yung mga standards sa National Plumbing Code. So di ba may magkaiba dito ng ano yung plumbing fixture units sa dalawa, ang mananaig ito ang National Plumbing Code. Then next na reference to various Fire Code of the Philippines, especially yung section 10.2.6.5 tsaka yan 10.2.6.6. May kinalaman yan sa sprinklers tsaka sa standpipes.
Then sa ano, Revised National Plumbing Code of the Philippines, may mga ano rin yan, may mga provisions din yan na ano, kumbaga sa may kinalaman sa plumbing. Then next, ito yung BP 344, or yung Accessibility Law, yung Implemented Rules and Regulations. Ang siguro ang pinaka magfo-focus tayo dito yung ano, sa mga clearances sa restrooms, yung turning spaces, tsaka yung mga clearances, yung height ng water closet, height ng lavatory, etc. Then next, yung ano, Philippine National Standards for Drinking Water. So, ito rin, yan, kasama, ano, topic din to sa board exam. Then next, yung medyo, ano, to medyo, hindi ko rin masyado na basa to, pero useful din na source of, ano, information, yung ASPE Design Handbook. Then next, to, importante rin yan, rigid tools. Kasi dito halos nagbabase ng ano, ng mga yung pictures nung ginagamit sa pag-identify ng ano, mga plumbing tools. So, ayun, kasama rin na banggit ni Sir Mario, yung NFPA 13. Kasi yung fire code naman kasi, naka-ano yan, yung kumbaga, i-redirect ka rin naman sa, ano, sa mga NFPA standards eh. Kumbaga ito parang general, ano, general requirements lang itong fire code eh. Yeah, ano ka rin nila, i-redirect ka rin sa NFPA. So, yun. Inabangit ko kanina, yung prioritize more on important topics. Siyempre, hindi mo naman ito mababasa lahat ng buong libro ng ano, ng within the review period. So, yun lang, prioritize yung important topics. So, next, na ano, during review. Ito, pakita ko lang yung mga important tables from ano, Revised National Plumbing Code of the Philippines. Yan. Ito talagang ano, yung kailangan mo talagang sauluhin to kasi maraming mga values dito na lumalabas sa board exam. So ito yun, ito yung mga table number and page number. So pwede nyo na siyang i-print screen or ano, isulat. Kumbaga, yan. Halimbawa, ito minimum plumbing facilities. Yan. Fixture units, ito pinaka-importante. Number of fixture units, yung sizing. Yan. So ito yung typical na table na madalas gamitin. Kailangan talagang sauluhin to. So, next naman. To sa during review. Ito naman yung para mga, ano lang, by experience lang na ginamit, ano, yung mga na-encounter ko sa during review na talagang makakatulong din. So, una, yan, prepare review timetable and checklist. So, syempre, hanap ka ng, ano, yung, halimbawa, ano, sa review, ano, di ba, sa ano during weekdays tsaka Sabado, ayan, gumawa ka ng ano schedule kung ano yung mga topic na gusto mong pag-aralan, ayan. Tapos i-manage mo yung time, start create, kumbaga ano, starting creating a habits. So pag manage ng time, syempre ano, yan ano natin kung kailan tayo mag-aaral, kung kailan tayo magkakaroon ng yung tamang pahinga, ayan. So yan, iyan natin dito kung paano natin isingit yung review sa ano sa work-life balance natin, lalo sa mga nagtatrabaho. Halimbawa, katulad ko, medyo challenging yung pag-review. Dahil syempre, trabaho ka Monday to Friday or minsan Saturday pag overtime. So, kailangan talaga magkaroon ka ng schedule na ano, yung talaga may ano mo yung ano, hanggat maaari masusundan mo yung ano, yung kumbaga ano yung ano, kailangan pag-aralan. So, yun. So next, ano, kung hanggat kaya yan, find a calm and conducive environment to study. Siyempre kung mag-aaral ka, siyempre medyo nakaka-distract kung may mga maiingay. Kaya ano, maraming ano sa maraming distraction yung may nakikita ka na ano, medyo nakaka-irita babaga. Ayan. So kung ano po medyo maingay, hindi maka ano, hindi maiwasan, siguro pwede tayong mag-headphones kahit ano lang, kahit wala music, siya matakpan lang yung tenga mo, mawala yung mga noise. Okay, pwede kayo mag ano, yung parang white noise ba? Ayan, makakapag-review kayo dyan. Yung halimbawa, yun yung papatunog nyo sa earphone nyo. So next to, maximize vacant hours to be dedicated for review. So, ngayon ano, ba nag-review tayo, syempre, konting sakripisyo din, ayan. Kasi ano naman yan eh, kumbaga, konting sakripisyo during review period kasi isip natin, ano, pagkatapos ito, pagkapasa natin, ayun, hindi nagbunga lahat ng pagsisikap natin. So, kung ba, kung mag-ano tayo,
maximize natin vacant hours. Halimbawa, nag-aan tayo, kung kaya, halimbawa, nag-co-commute, pwede magbasa ng mga review materials, or halimbawa, pag break time, yan, pwede magbasa. Or halimbawa, kung nagtrabaho, medyo may bakanting oras during trabaho mismo, yan, pwede isingit-singit, yan, magbasa ng review materials. So, next to naman yung, oops, next to, prepare review or study notes. Siyempre, during review session, may mga, pwede mag-jot down tayo ng mga notes ng mga importanteng topics tsaka mga figures or formulas. Yan, ginawa ko yan. Kung sinulat ko yung mga, yung mga importanteng, mga, yung mga importanteng informations. Pati yung mga, yung mga formulas. Yan, pwedeng study notes o pwede yung mga typical na ginagamit, yung typical na methods sa board exam, yung pinapaskil sa, pader, yan. Depende sa style nyo. Pero sa akin, medyo effective sa akin yung study notes. Kumbaga, nandiyan na lahat yung mga important information, formulas, hindi ka na titingin-tingin sa iba-ibang mga, references. Kumbaga, doon lang sa notebook, nandun na lahat yung mga important informations. So, next, revisit, review problems, and practice questions or problems at least 2 to 3 times. Yan. So, halimbawa, yan, may nakuha kayong mga review problems or practice questions, sagutan nyo na agad yan. O tapos balik-balikan nyo ng 2 to 3 times yung mga sagot. Kasi minsan nakakalimutan yan, kaya kailangan i-review-review rin. Tapos, halimbawa, nag-enroll na kayo sa review center, halimbawa, sa Accelerate, magbigay sila ng modules. So, pwede nyo agad siyang sagutan. Kahit parang, assume nyo na siya na pre-test. So, sagutan nyo siya kahit medyo wala kayong idea. Tapos, pag during review session, ayan, unti-unti natin sasagutan yung mga questions. May kita natin kung saan nyo yung tayong mali. Ayun, at least, correct natin. Kasi, sa akin, by experience, mas natatandaan ko yung mga questions na kung saan ako nagkamali. So, parang ganun yung naging, ko dyan. Tapos yun nga, revisit problems 2 to 3 times. Halimbawa, i-re-ano ulit siya, answerin mo siya ulit. Answer mo na answer hanggang sa ma-i-perfect mo. So next naman yan, identify weak areas you need to study. So pag nag-practice problem ka, yun, tingin mo kung sa medyo alanganin na sub na topic, halimbawa sa arithmetic, yan, pwede ka medyo mag-focus ng konti. Yung mag-double effort. So, halimbawa, sa practical naman, medyo tagilid ka, yan. Medyo i-double mo rin siya. Double effort mo sa topic na yan. Then next, ito. Yung kanina nga na-discuss ni Sir Ken yan. Read the review and practice questions, problems carefully. Siyempre, check mo kung kailangan ba ng unit conversion yung problem or baka meron siyang trick questions or may mga questions na nagko-contain ng halimbawa, not or except. Yan, minsan nakakaligtaan yan, yung word na not at except. So yun, read and review. Read the review, practice questions carefully. Then next, yung pag-identify ng figures effectively. So, syempre marami mga tools o kaya mga figures na inire-review tayo. So, pwede nating i-check yung, halimbawa, yung pinaka-unique feature na ano ba yung nagiging, pinaka-unique feature nung isang figure na yan. Halimbawa, sa tools. Merong tinatawag na wrench, pipe wrench, may iba-ibang klase ng pipe wrench. Halimbawa, yung wrap wrench. So, ano ba yung distinguishing feature or unique feature? So, may kita mo dyan, parang may flat siya na, sa gilid ng, sa likod ng kanya, jaw. Merong parang flat, yung ginagamit as a hammer. Or, yung offset wrench. Pag offset wrench naman, parallel yung jaw niya sa handle. So, yung mga ganyang tools na yan, madi-discuss yan sa pinaka-review proper. Then next, yung wag natin ignore yung other choices sa multiple choice problem. Yan. So, siyempre, may mga choices siya. Pwede mo siyang i-research kung yung mga terms na yun na hindi na mali. Halimbawa, mas lalo na sa yung sa engineering economy kasi iba-ibang mga terms yan. Halimbawa, mayroong tamang question, tapos yung natitirang tatlo, yan, pwede mo siyang i-research kung siya. Yan. Siyempre, yun. Sa mga questions, yan, i-comprehend natin and contextualize yung mga problems.
Tapos hindi lang natin basta-basta sasauluin yung mga sagot. Dapat maging adaptable tayo sa mga questions. Kasi minsan, ano, may mga instances na binabaliktad yung questions o binadagdagan ng mga, ano, yung mga ibang information. Halimbawa, yung sinabi nga ni Sir Ken, yung naging at least, ayan, nag-iiba siya ng, ano, nag-iiba siya ng yung tanong. So, yun. So, ayun nga, minsan binabaliktad yung mga answer. Yung answer, yun yung nasa questions. Tapos yung questions, yun yung naging mga ano, nasa set of answers na na pagpipilian mo. Yan, minsan, nag, ano yan. O kaya, nagbabago siya ng unit. So, learn din how to, ano, yung mag, ano, convert ng units. The next naman sa review, ito, yung mga common, ano naman siya, commons, common tips para mag, ano, makapag-study effectively. Siyempre, ito, study together with fellow reviewers or join a study group. Yan. Kumaga dito, pag study group, yan, merong information, knowledge sharing, tapos pwede natin i-correct yung mga isa-isa. I-correct natin yung isa-isa. Yan. Tapos pwede natin tulungan yung mga kasama natin na medyo hirap sa isang topic. So, yun. At isa, ano, makakatulong tayo sa kapwa natin mga reviewer. Makakatulong sila, makakatulong din tayo. So ito, next, make use of online resources. So, medyo marami nang kumakalat na ano, yung mga review material sa Master Plumbing. Kasi medyo nagtetrend na nga yung profession ng ano, Master Plumbing eh. Ang tanong nga, pati medyo marami nang nagtetake eh. Yan. Siguro dahil sa ano, yung nakita nila na isa na itong profession or baka gusto nilang i-upgrade sa plumbing engineering. Kasi pag naging plumbing engineer na yan, hindi na basta-basta makukuha yung license na to. So yun nga lang, kapag online resources, medyo maingat tayo sa pag-gather nito. Kasi minsan may mga sagot dito na, may mga information dito na mali. So i-double check nyo. Yan. So ayun, sa ano, yan. Double check lang yung mga nakuha nyo sa ano na resources online. So yan. Verify niyo yung mga sagot ng mga, 'di ba, yung mga questioner na kumakalat diyan, may mga naka-highlights na. Minsan mali yung nakalagay doon eh. So double check niyo. Hanapin niyo yung ano, yung pinaka-reference na pinagkuhaan ng sagot na 'yon, ng tanong na 'yon. Yan. Then next to use mnemonics. So mnemonics yung parang gumagawa tayo ng shortcut or pattern na ginagamit sa ano, sa pag-review. Ito, ginamit ko to sa yung sa 22 plumbing principles. So, 22 siya. Dinivide ko siya sa 4 para mas madaling tandaan. Tapos yung 4 na yun, meron siyang 4 na keywords na sinaulo ko siya ng ano, dire-diretso, 4 na word na yun. Kumbaga, 1, 2, 3, 4. The next naman, other 4 naman. Tapos next, other 4, then yung last 2. Ay, other 4 ulit, then last 2 na. Yan. Pero depende sa discarte nyo. Yun lang yung naging technique ko doon sa mnemonics. Yan, magandang gamitin to sa mga ano, yung maramihang sasauluhin. So next ito, syempre, importante, yan. Good night, sleep, and proper rest. So mahirap naman mag-review kung medyo pagod ka at ano, puyat. So mahirap ma-absorb ng knowledge. So kailangan din ng ano, ng good night, sleep, and proper rest. Yan. Kumbaga kasi baka mamaya pagod ka, nag-review ka pa rin. Medyo diminishing returns na yan. Wala ka, minsan wala ka na matutunan. So, yun. Kailangan ng proper rest. The next naman to, study at the right time that is suitable for you. So, marami tayong iba-ibang ano, learn, ano, studying styles, tsaka, ano, yung time na medyo mas, ano tayo, condition mag-review. Or, ano, medyo, kung ramdam na medyo productive ka, yan, halimbawa, yan, doon ka mag-review. So, halimbawa, medyo, sa umaga, yan, medyo condition ka, yan, sige. Or kung gabi, medyo kung ano ka pa rin, kaya pa rin mag-study, yan. Go kayo dyan, go. So, syempre, kahit sabihin mong ano, yan, huwag masyadong puwersay na sarili pag-review or kung wala na sa kondisyon para, ano, hindi naman mag-lead to burnouts. Kumbaga, ano lang, yung adequate na pacing lang ng review. Huwag masyadong mag-cram ng topic, ano ba, sa isang araw. Then next, ito, avoid distractions. Yan, kumbaga, sacrifice muna. Hindi muna tayo mag, ano, yung lesson muna natin yung social media, ayan, social media, tsaka iba pang mga activities, yun ba, yung gala, yan, etc. Kumbaga, sacrifice muna. Pwede naman tayo mag, ano, rest, konti, nabawa, ano,
Ano hobby nyo? Mag-video games or mag-ano, exercise yan. Pwede naman din. At least, ano, medyo karoon naman, hindi naman puro aral ng gagawin natin. Kumbaga may antay, konting ano lang. Kumbaga pang refresh lang, o kaya pang ano. Yan, pang refresh or break. Yan, adequate break. The next to, eat properly and healthy. Yan. Siyempre, ang utak natin kailangan ng ano yan, sustansya. So, yun. Pwede rin ano, yan, bumili kayo ng vitamins, yan, as supplements sa pagkain ng, ano, pagkain ng, yan, for eating properly. So, next naman, yan, syempre to, aim high naman tayo, ano ba, panag-review tayo. Syempre, pag medyo mataas yung, ano natin, target natin, ayan, kumbaga, ano lang siya, hindi siya masyadong, ano, kumbaga, kasi pag yung aim mo lang ay pumasay, baka mamaya, mag-lead yan sa ano, sa medyo hindi pagpasa. Eh, syempre, baka mamaya pag gusto pumasa lang, medyo hindi ka, ano, hindi ka seryoso sa pag-review. So, alam mo, pa lang aim kay ka, at least kung hindi ka man mag-top, kasi ako personally, ano eh, hindi ko naman talaga, ano eh, na-expect na naging top notcher ako. Pero, nag-aim high din naman ako. Kumbaga, tinry ko i-perfect yung mga, ano, yung mga practice problems. Kumbaga, para ma-supplement ka lang yung sarili ko. So yun, yan, aim high. Kahit hindi man maka-top notch, at least pasado tayo. Yan. So next naman to. Ayan, natapos na tayo sa ano, during review. Ito lang yung mga few tips and tricks ko. May marami pa namang iba, pero yan, ito yung ano, minimum, di naman limited dito lahat yung ano. Yung para maging effective ka sa pag-review. So next to, before and during exam. Yan. To alam naman ng lahat, yan. Know the location and visit the room assignment beforehand. Ano ba, kung malapit lang kayo sa, ano, sa lugar ng pag-examan, yan, pwede nyo yung bisitahin siya one day before para malaman nyo yung kung paano sumakay, ano ba, magko-commute, or yan, ano ba, bago mag-commute, or kung ano ba, malayo, yan, maghanap kayo ng pinakamalapit na hotels na tutuluyan. Para kinabukasan, yan, diretso na kayo sa, ano, room assignment nyo. So, pwede rin yan, kumbaga, ano, pwede kayong maging maaga, i-assess nyo kung baka mamaya sa pag-alis ko na to, traffic na. Hindi, baka, ano, pakabasara doon kayo ng gate. So, at least maaga, yan, maaga kayong pumunta doon sa, ano, sa venue ng examination. So, next to, be sure to have sufficient rest before the examination date. Ayan. So, syempre, kailangan condition na tayo sa, ano, bago mag-exam. So, kailangan natin ng sufficient rest. Kahit mga one day before na medyo lalo na tayo, pahinga lang. Ayan. So, the next to, wear proper and prescribed attire. So, meron namang binigay na, ano, yung prescribed attire, yung PRC, na kailangan sundin natin. Yung pagsuot ng puting polo na walang mga prints, tsaka ano, yung jeans na, ano, na hindi, walang mga butas or mga kahit na ano mga nakasulat. So to next to, typical naman yan, mag-bring kayo ng pantasa, extra lapis, pen, at saka yung eraser. Kasi minsan yung ano ba, lapis minsan nawawala. Or kung wala ka naman shopping na naputulang ka, ayan, edi may hirapan ka. So mag-bring kayo ng mga ganito, yung mga extra ano. So next naman to, yung ano, sa pagkain naman, kasi pinapayagan naman ng PRC na magdala ng baon. So, ito ang recommendation ko, yan. Bring non-messy food and drinks. Non-messy means siguro yung pagkain na hindi masyadong makalat ba? Or yung magkukus ng test paper mo na magkaroon ng mantsa. Halimbawa, mamantikang pagkain, masabaw, etc. So, yung mga non-messy food lang, halimbawa, kahit mga tinapay, burger, na hindi masyadong ano, makalat na kainin. O pwede rin kanin, kahit yung mga ulam nyo na solids, yan. Basta hindi siya messy na foods. And, tapos yung drinks, yan, kailangan clear bottle. Clear bottle siya. Alam mo, sa mineral water. Tapos, tatanggalin yung label nung mineral water na yun. Basta clear, magiging, ano siya, pure clear lang yung lagayan. Tapos, next to naman, to optimize and maximize time allotted during examination. So, what do you mean by optimize? So, kung optimize, so, mas applicable to sa, ano, sa plumbing arithmetic. Kasi yun nga, dahil sa time constraint. So, at least, mag-alat tayo ng mga 1 minute per ano item.
So, ano po, pag na-master natin yung plumbing arithmetic, na ano natin yung calculator techniques, yan, kaya-kaya natin i-optimize yung time ng ano, sa plumbing arithmetics. Tapos, next naman to, sa maximize time, yung sa dalawang topic, yung SPDA tsaka practical problems, malaki ang time allotted niyan, 6 hours. So, minsan, yung iba na tapos 1 hour or 2 hours, 3 hours, so, depende sa kanila, pero hindi ko siya ma-recommend kasi matagal yung oras, mas marami ka pang time na para isipin yung question, i-double check kung tama, or baka meron ka isang question na hindi mo alam, so bigla mo lang maalala, ayun. This ano? At least masasagutan mo yung mga question. So, maximize yung time, sayang din kasi. Yan. Kung 6 hours, so, sige, pwede nyo gawing 6 hours or 5 hours. Yan. Ang pinakamalo lang talaga yung sa plumbing arithmetic. Yun ang talagang pinaka-time constraints. Pero kayang-kaya nyo naman yun. Tsaka nyo naman siya, medyo maliit lang yung weight niya. Kaya hindi mo siya masyadong malaki yung hatak sa overall average. Pero syempre, kailangan pa rin ipasa yung plumbing arithmetic. So next to, na-discuss kanina rin, ayan, read the questions carefully. Ayan. Ulitin ko, yung mga ano tricky questions, tsaka yung mga words na nagko-contain ng except na word at saka not na word. So ayan. So ito, ayan, common knowledge naman natin, answer the easy questions first. Ayan. Kasi minsan, ano ba, po experience din ano, yung number one pala mahirap na, medyo para nakakabawas agad ng moral ba. Pero dapat ano, hindi ganoon. So, una, maghanap muna tayo ng mga easy questions, then next yung mga medium, then ihuli natin yung mga hard. Tapos pag wala na talaga, yan, dyan tayo gagawa ng mga educated guesses. Yun. Then next to, don't panic. Yan. Huwag agad magpapanic kung halimbawa nakakita ng komplikadong tanong sa number one pa lang. Kasi may mental block na tayo agad yan. So, kalmado lang. Ayan, maghanap ng mga items na medyo madali na pamilyar agad. So, sagutan na sagutan. Yan. Unti-unti naman yan na ma-answer ang lahat ng item. So, yun lang. Huwag masyadong kalmado lang tayo during exam. Then lastly, yung pinaka-importante yan, mag-pray tayo. So, syempre para magkaroon naman ng bunga yung ating mga pagsisikap, yung pag-review, syempre kailangan ng yan, dasal. Yan, para gabayan tayo at saka, kumbaga bigyan tayo ng lakas at saka yung mas maunawa natin yung mga nire-review natin. So, yan. Importante to. Yan. Magdasal tayo. So, yun lang po yung short topic lang po sa mga tips and tricks sa paano yung sa preparation, sa during review, tsaka sa during exam. So, ito po, yun lang po yung naging topic natin. So, thank you and good luck po sa mga future master plumbers. Okay. Thank you, Sir Judiel. No? So, at least nagkaroon na sila ng idea kung how to prepare now before and after ng review and during also ng board exam. So I hope madami kayong nakuha doon so that as early as now, alam nyo na yung direction na kailangan nyong gawin. Okay. So moving forward, so last but not the least, so si Engineer Ace Roldan. So he's the recent top 1 ng MPLE natin last July 2023. So like Engineer Judiel, he will also share his actual experiences, preparation, and kung ano yung mga challenges na nangyari sa kanya during, before and during nung exam. So he will be conducting their oath-taking ceremony, I think, next week. And then siya rin yung magkoconduct nung oath-taking speech. So, let's welcome Engineer Ace, no? So, topic is, si Engineer Ace na lang yung magbabanggit. Go ahead, Engineer Ace. Ayan, good afternoon, everyone. Ako nga pala si Ace, Engineer Ace Roldan M. Ligardo. And kakatake ko lang ng exam ngayong July 2023. So, rinig po ba ako ng lahat?
Yes, sir. Clear naman po. Ayun, check ko lang kung nakikita ng lahat yung PowerPoint presentation. Yes po. Thank you, thank you. So, my topic is how to ace the Master Plumber Licensure Examination. So, ito yung mga experience ko during nag-take ako ng board exam and nag-review. So, tatlo lang naman yung i-discuss ko. Almost same lang naman kay Sir Judiel. So, bilisan ko na lang kasi syempre may mga lakad din yung iba. So, number one is the preparation before the review. Number two, habits and hardship during the review. And number three, yung mismong pag-take ko ng exam ngayong July 2023. So, sa preparation before the review, advice ko lang na mag-establish kayo ng solid purpose nyo kung bakit kayo mag-take ng exam. Kasi mahirap yung exam, hindi siya madali. So, may time na parang halos isusuko mo na, pero always always go back kung ano yung purpose niyo kung bakit kayo nag-take ng exam. So, marahil yung iba yung gusto nila additional profession. Ako naman kasi ang purpose ko is magkaroon pa ng additional profession dahil alam niyo naman sa Pilipinas na need natin ng maraming knowledge para kumita ng pera and mabuhay natin yung family natin. So, isa yun sa tinrepair ko. Kailangan ko ng solid foundation, solid purpose para kahit mahirapan man ako during the review habang nagte-take ng exam, matibay yung condition ko. Then, consultation and approval, syempre, kailangan nyo rin magpaalam sa mga parents, sa loved ones, workmates, and friends. Kasi magte-take kayo ng exam and kakain siya ng maraming oras. Minsan kasi, halimbawa kung meron kang girlfriend o kaya boyfriend, o kaya may asawa, may mga anak, medyo magkakaroon ka ng less oras sa kanila. So, explain mo sa kanila kung bakit, kung na magte-take ka ng exam para imbis na magalit sa'yo, imbis na maging distraction pa sila, maging isa pa sila sa magsusupport sa'yo during your review days. So, budgeting din, kasi as usual, kailangan natin ng pera para sa review materials, sa review center. Yung PRC requirements din, kailangan. Then, hindi ata nasabi nila, pero ako kasi during the exam, nag-take rin ako ng mga brain supplements and maraming kape. Kasi ang number one na kalaban mo sa exam is antok. Saka sa review, madalas antokin ka. So, need ng pampagising, brain supplement and coffee. So, sa preparation, ang advice ko lang sa mga magte-take ngayong February 2024 is magkaroon na kayo ng advanced studies. So, hindi pa naman sobrang deep, pero kailangan nyo lang magkaroon ng parang idea. So, isuggest ko kasi meron na tayong 8 weeks before the review proper. So, sa tingin ko sa 4 weeks, isang buwan, 1 month, kaya na natin atang basahin ng papyaw lang yung Plumbing Design and Estimate by Max Fajardo. Kasi marami pa rin questions si Board of Examiners, sila si Reynald Ilagan, pagkatapos Jaime Cabase, na kinukuha pa rin kay Max Fajardo. So, ang advice ko sa pagbabasa ng Plumbing Design and Estimate ni Max Fajardo, huwag nyo nang i-memorize yung tables and computations kasi hindi naman na siya lumalabas. Mag-concentrate lang kayo sa definition of terms sa mga image kasi dun sa mga illustrations dun sila madalas kumukuha ng tanong. So yun yung 4 weeks.
dun sa mga gustong mag-advanced studies kasi advantage din naman yung meron ka ng idea habang nag-discuss yung mga instructor. Then, another 4 weeks kasi 8 weeks naman yung before the review proper. So, ito yung pinakapuso ng Master Plumber, Revised National Plumbing Code of the Philippines, 1999. And almost, pati practical problem and SPDI, dito sila kumukuha ng tanong. So, ito yung pinaka dapat focus ng review natin, yung Plumbing Code of the Philippines. And para sa akin, isa sa pinaka-importante dyan is the Chapter 2. So, dapat before tayo mag-review, at least may idea na kayo sa Chapter 2. Katulad kanina, sa mga tanong ni Sir Ken, sa Plumbing Code is kinuha sa Chapter 2. Then, sa table, siya yung pinakamadugong... Sa mga table, siya yung pinakamadugong i-memorize kasi masyadong maraming numbers pagkatapos masyado ring maraming terms. So, kailangan mo siyang i-arrange pa para ma-memorize ng maayos. So, yun, meron pa tayong 8 weeks before the review proper. So, itong dalawang to, pag-aralan na natin ng maayos. And then, sa mga walang copies nito, pwede kayong bumili ng hard copy sa Shopee. Merong nabibili sa Shopee. Then, pwede rin naman kayong humingi ng soft copy. So, sa mga gustong mag-advanced studies, pwede nyo naman din akong i-PM sa Facebook o kaya sa Messenger at bibigyan ko na lang kayo ng soft copies. So, eto, yun yung preparation ko. Then, during the review, siyempre nagkaroon ako ng mga hardship din. Maraming challenges. So, ito yung mga malampasan yung mga hardship. So, tabula rasa, ibig sabihin ng tabula rasa, blank plate, ibig sabihin, be humble lang. Halimbawa, may nagtuturo. Kasi minsan, may mga estudyante na marami na kasing alam. So, dahil marami na silang alam, mahirap nang mag-absorb. Kasi syempre, may pride na rin. Halimbawa, yung professor nagkakamali sa sinasabi. Pagkatapos, syempre, mas marami kang alam ang nangyayari. Parang nagkakaroon ng hindrance sa learning. So, try to empty your mind. Pagkatapos, saka kayo mag-absorb para lahat ng topics ma-absorb. Ang kagandahan kasi kay Accelerate sa ibang review center, yung iba kasing review center is 4 hours lang. So, si Accelerate is 8 hours. So, kung wala ka talagang idea sa plumbing, kasi fresh graduate o kaya nagtatry lang talagang mag-aral ng master plumbing, marami kayong matututunan kay Accelerate. Hindi mismo yung parang pumasa lang sa exam, kundi yung essence ng plumbing. So, doon ko po na-appreciate yung mga instructor dito kasi hindi sila masyadong nagpo-focus kung mag-top ganyan. Ang focus nila, matutunan mo talaga yung essence ng plumbing. So, sa memorization and familiarization, index card, malaking tulong siya kasi hindi naman ako dati nag-index card kasi na-advise ni Sir Ken Rabe na mag-index card. So, kada may bagong formula, nilalagay ko lang sa index card. Then, kada magkakaroon ng pre-board o kaya sa mismong board exam, chine-check ko lang yung index card. Sobrang paulit-ulit, na-memorize ko na lang yung formula na kahit sobrang haba kasi repetition lang. Saka, may arrangement na yung index card ko. Halimbawa, ganito, alam ko na yung kasunod. So, na formula kasi nakabay topic siya na index card. So, kapag nag-answer naman, 3 runs of reading. Yung unang run, challenge nyo lang yung sarili nyo kung ano yung alam nyo sa topic. Halimbawa, 1 to 100. Yung questions, kasi usually ang exam 1 to 100. Okay lang kahit maka 30, 50 sa unang pasada. Then, second run, basahin nyo kung saan kayo nagkamali. Basahin nyo kung saan kayo nakatamang tsamba kasi minsan yung mga natsatsambahan mo parang may feeling ng happiness. So, yung feeling na yon parang maalala mo siya hanggang sa pag-take ng exam. Then yung third run, ito na yung dapat
at least yung score mo is 90 to 100. So para sa akin kasi hindi naman top 1 yung inaim ko. Ang inaim ko is at least ang score ko 90 to 100. Nagfail ako na ma-attain yun, pero good naman yung result ko sa board exam kasi hindi naman ako nakikipag-compete sa ibang tao, kundi binibit ko lang yung exam. So kayo, kung halimbawa maka 90 plus kayo, sa lahat ng naging top 1 kayo ng pinakamagaling kasi wala pang nakaka 90 plus sa board exam ng MPLE. So sa definition of terms naman, madalas keywords lang. Kasi ang hirap mag-memorize ng buong wordings. At least, kuha lang kayo ng keywords para mabilis niyo siyang ma-recall. Kasi ang plumbing is more on objective type. So, hindi nyo kailangang i-memorize word by word, kundi keywords lang. Sa tables and symbols naman, mahirap siyang i-memorize, pero bumibilis siya kapag pag na-arrange nyo properly. Kasi halimbawa, lalagyan nyo ng pattern yung mga numbers from pinakamababa sa pinakamataas. So pagkatapos, may mga numbers kasi dyan na pare-parehas lang yung definition. So pag sasama-samahin nyo na lang yung mga pare-parehas, at least konti na lang yung i-memorize yung number kaysa hindi siya naka-arrange. So kayo, kapag nagbasa kayo ng plumbing code, i-arrange nyo na lang from lowest to highest, highest to lowest, yun. Then, study break. Hindi kailangang mag-aral ng 4 hours, 6 hours, kasi masyado na siyang masakit sa ulo. So, pahinga, play games. Hindi ko lang in-advise na manood ng movies o kaya manood ng series kasi ma-fill up yung brains nyo. Mas okay yung games kasi para gising. Then kung halimbawa inaantok, kasi nakakaantok talaga ang mag-review. So matulog, then after matulog, review ulit. Importante to lalo na sa mga nag-work kasi kapag galing ka pa lang sa work, magre-review pa para na-absorb. Mas magandang i-reset yung utak, matulog pag sa ka mag-review. Ito ata yung naging advantage ko sa karoon ako ng multiple references. So, marami kasing iba na natalo ako sa pre-board, ganyan, kasi nag-concentrate sila sa isang group lang ng references. So, itong accelerate, bibigyan naman kayo nila ng ibang mga references. Especially sa math, yung definition of terms, halos si examiner kumukuha lang ng questions sa question bank na yon. So, ipoprovide na lang din namin. So, ito, taking the July MPLE, ito yung mga experience ko na nabanggit na rin halos lahat ni Sir Judiel. So, yung sa tutulugan, hindi ako nakapag-book ng maaga. So, akala ko matutulog ako sa kalsada. So, buti na lang may hotel na kahit mahal, in-avail ko na lang kasi mas okay na komportable ka during the exam. So, yun, good sleep. Kahit minsan talaga hindi kayo makakatulog eh. Kasi, syempre, intense. So, pray before the exam. So, isa pa to, sa ginawa ko, nag-take ako ng vitamins. Kasi, yung una, hindi ako nag-take, antok na antok ako. Kasi wala nga tulog na maayos. Pero nung pangalawang day, doon ako bumawi, nag-take ako ng vitamins and Enervon para gising na gising. Dalawa pa para halos nanginginig yung kamay ko habang nag-exam kasi nasobran sa kape saka sa Enervon. So, maximize the allotted time. Huwag kayong ma-intimidate dun sa mga unang nagpapas kasi ako sa exam, ako yung pinakahuling nagpas. May kasama kong matanda, Rodolfo yung pangalan. Almost 2004 ata siya last na nag-board exam pero nakapasa rin kasi minaximize niya yung allotted time. Then, elimination method, isa to sa pinaka-importante. Pag nagtitake kayo ng exam, lalo na pag hindi nyo alam yung question, hindi nyo nabasa. So, meron naman dyan mga answer na imposible. Masyadong out of topic sa exam. So, gagamitan nyo na lang ng common sense. Eliminate. Then, hanggang sa matira na lang yung dalawang answer, doon na kayo mag-pray kung tama, kung alin din yung tama. So, mini-mini-mini mo yung iba. Then, before shading, double-check the answer. Kasi ako marami akong na maling shades. Marami kong, lalo na sa math kasi nagmamadali. Yung imbis na sa number 39, sa 40 ko na shade. So, mali na agad.
mapapakamot ka na lang sa mga ganun. So, yun. Yun lang naman yung aking overall experience. So, thank you for listening mga future RMPs. So, ina-encourage ko kayo na mag-enroll kay Accelerate kasi hindi siya nagko-concentrate lang sa mga gustong mag-placer kundi kahit dun sa mga yun yung aim natin na mataas pero mas okay pa rin kasi matutunan natin yung talagang essence ng plumbing kung ano yung magiging pakinabang natin sa society kapag na natutunan natin itong profession na to. So minsan kasi mag-exam ka lang for the sake of magkaroon ka ng additional license pero mas okay na mag-exam para sa higher purpose. So yun yung sabi ko sa number one. Mag-ano lang kayo ng solid purpose para mag-take ng exam kasi yun yung babalik-balikan nyo kapag nahihirapan kayo. So 4 months na sakit ng ulo, sacrifices, pero pag na-attain nyo naman yung goal nyo, kayo ng pinakamasayang tao sa mundo. So tatapusin ko lang dun sa favorite kong quote sa poetry ni Dylan Thomas. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. So, meron kasing mga estudyante na magaling sa simula pero kapag nasa huling part na, dun sila tumitiklop. So, maging ugali natin na na kung halimbawa may sinimulan ka, dapat tapusin mo ng malakas. So, natutuwa lang ako kanina kasi nag-review ko 1 month before the exam pero dito, 2 months before the exam, may nakakasagot na ang dami ng tumatama. Dati wala man lang akong kaalam-alam dun sa ibang, ang alam ko lang yung profession pero yung mga specific na mga terms hindi ko pa alam. So, good thing na meron ng mga sumasagot. So, yun, ipagkatiwala nyo lang sa amin yung learning. So, bibigay naman namin na ng mga instructor yung best namin para maging kayong isang legit na RMP. So, yun lang po. Thank you from your Accelerate family. Okay, so thank you very much Sir Ace, no? Doon sa inyong sharing, no? Napaka decent saka applicable, no, sa ating darating na February 2024 board exam. So I hope yung ating mga kasama this free orientation natin ay maraming natutunan, no? Kila Architect Ken, Engineer Jodiel, no? Kay Engineer Ace, kay Engineer Kim, no? I hope nagkaroon kayo ng clarification and also knowledge, no? Kasi may mga nabigay na sa inyo ring sample questions, no, about plumbing, no? So yun, no, I hope nagkaroon kayo ng idea, no, for this upcoming February 2024 Master Plumber Board Exam. So before we proceed sa open forum natin, so we will be just flashing para kasi sa mga nagstay, no, hanggang dito sa dulo, no, ng ating free orientation seminar, no. Flash lang natin. Ayan, no, kita ba? Kita po ba? Ayan, no. So para yes, sa mga nakapag-stay, okay? So thank you for confirming, no. We will be providing additional discount ulit, pa. May nagana ulit, sir. Okay na, sir. Okay na. Ayan, no. I hope clear. No. So we will be providing another discount para sa atin na nandito sa loob ng ating Zoom meeting. So another 500 pesos off sa ating full package review and refresher program na po to. So inclusive of all the hard copy ng materials and the book, no, and all access dun sa nabigay ng mga details ni Sir Kim kanina for the review and the refresher program. So early bird pa naman, no, till September 11. So additional discount 500, so 4,000 na lang po. You'll be having access na sa lahat, no. So from review, refresher, until coaching na po yan hanggang sa board exam proper po natin. Okay, so ang gagawin lang natin is share yung mentioned post which we will be posting, no, dito. Ayan siya, no. So just share and also tag 3 of your friends, no, or aspiring master plumbers in the comment section. So after that,
You can message us sa aming FB page sa Accelerate Review Center to enroll, no? So we will be providing you additional discount. So napakamura na po niyan, inclusive na po ng hard copy, pati shipping po kasama na diyan, no? So lahat na po 'yan for as low as 4,000 pesos po. Okay, so again, ito yung link natin. And you can copy and paste a browser or just click yung link. Okay, so ngayon lang po yan sa ating lang nandito sa Zoom meeting natin. So all the participants naman are recorded. So we have the data, no, ng mga nag-attend. So pagka nag-enroll kayo, automatic na po yan. Okay po, so again, no, yung link natin. Ayan, so I think we can proceed bago tayo mag-end sa open forum for any questions, clarifications pa that regarding sa mga na-discuss natin this afternoon and also sa next batch of exam sa February 2024. So the table is now open. You can chat sa ating chat box or directly speak sa inyong mga microphones. So pwede naman siyang i-unmute. Okay, so sige po, we can start the open forum now. For calculator, Sir Alvin, mapa-flash niya po dyan yung ano. Yung Yung link na post din ni Sir Ace kanina, no? I think na flash din ni Sir Ace kanina. Sir Ace, pwede pa ano? Pa re-type lang doon sa ating chat box. Regarding doon sa ano, doon sa calculators naman. So, ang na-mention kasi sa NOAA, Notice of Admission doon nag-board exam this July 2023, yung DO ano ba 'to? Na-post ni Sir Ace yun kanina. Wait sir, good evening po. May question lang po. Yes sir, go ahead sir. Doon po kasi sa, regarding pa rin po sa calculator, na naguluhan lang po ako doon sa may, yung sa Casio FX991ES Plus na transparent. May ganun po pala. May ganun po ba? Or may idea po kayo kung may ganun po ba? Kasi nung nag-boards po kasi ako, yung inalaw lang is yung walang ano, walang solar panel na ganun. Yes sir. Meron po tayo no, Sir Erian na ano, calculator na yung second edition nung 99 I think nung calculator na transparent. So meron siya. Ang problem lang is meron tayong mga proctor na hindi nagpapagamit minsan no. Pag nalaman nila or nakita nila 991, minsan may mga proctor tayo na masungit. So hindi siya ina-allow. So ang alternative natin yung 570 no na Casio, pwede 'yan. And basta 991 yung EX yung mga programmable no, hindi pwede 'yan. Then yung so, ano po yung recommended nyo po? Pwede pong pakiulit, sir, na calculator. Ano, sir? Casio 570? 570 po. Yes, sir. Okay po. Alternative pa, isang backup, Canon F789 SGA. So, may transparent din yan, sir. Okay po. Thank you po, sir. Thank you po. Yan, sir. Okay po. So, another question. Yung book na pinresent kanina. Okay, yung book po is yung Master Plumbing Reference 3rd Edition. Is 800 po siya. Oh, may Facebook page din po si Master Plumbing Reference. Okay, so yan no, yan pinagamit sa Ale. Most of the time naman yung mga proctor natin kasi minsan sinusunod nila yung nabanggit din ni Sir Ace no, yung mga calculators sa CE. Oh, basta yung mga ano programmable hindi po yan pwede. Okay po. So any other question pa po? Okay, so
I think clear naman. Okay, so I think overall clear naman yung ating naging orientation for this afternoon. Okay, certificate. Yes, no? We can provide po no yung certificate through the emails that you provided no during the form no yung pag-fill up nyo ng form. So andun yung mga details so we can directly forward no yung mga certificates for this webinar no yung ating free orientation seminar for February 2024 batch. Okay? So I think okay na sir. Siguro, sir. Picture. Yeah, no, pwede. So before tayo mag-end, no, if you can turn on your cameras. Yeah, no. Sige, sir, si Ma'am Rose nandiyan pa naman yata, no. Passes na lang din, ma'am, sa pag-capture. Yan, yan, kita naman dito. Yeah. Okay. Ayan, wait okay. Lang natin yung iba na mag-open. Okay, so open na yung sa iba. Sige. Okay, Sir Kim, nakapag-capture ka, sir? Yes, sir. Okay na po. Okay. So thank you very much, no. On behalf of Accelerate Team, thank you very much for attending our orientation webinar, and we hope to see you sa ating review and refresher course proper. Thank you. Thank you. See you. You. See you po. Thank you.